bookkeeping. Ano ang tamang bookkeeping para sa iyo? So ngayon di-discuss ko itong balita. Ayan, BIR says it's running after skincare entrepreneur. Mukhang isang tao lang itong hahanapin kasi skincare entrepreneur flexing on social media. So sino kaya itong flexing? Sino itong skincare entrepreneur na kilalang kilala sa social media, sabi rito sa news ng GMA, at ito ay galing sa kanilang, ayan, nakasulat dito, na hindi raw nagbabayad ng tax. Meron daw siyang tatlong warehouse. Grabe, ang dami ah. Tatlong warehouse niya ang unregistered. Na subpina na raw itong individual na to. So, iisang tao lang to. Iisang tao. So, kumikita raw ng bilyong-bilyon. Okay. So, kumikita ng bilyon-bilyon. Sir, baka naman eh, pera ng pogo yan. Biro lang, biro lang. So, sa mga pogo, naaalis dito. So, hindi na kayo mahabol ng BIR pag umalis kayo rito. So, pag-usapan natin itong nahuli na raw, ha? Ano nahuli sa kanya? Yung kanyang warehouse ay hindi nakarehistro. Yan ang nakasulat eh. May tatlong warehouse na hindi nakarehistro. Ah, sumpi na kita. Okay. So, ano gagawin mo, sir, kung nahulihan ka na meron kang tatlong warehouse na hindi nakarehistro? Unregistered, di ba? Sulat natin para madali niyong maintindihan. Ano gagawin ko, sir? Ito, libre. Unreg yung warehouse mo. May an eh. Di ba? Unreg. Tanggalin mo yung reg. Mag-register ka. Yun ang ibig sabihin nun, mga taxpayer, kung minama. Ang simple. So, kung meron ho kayong problema sa assessment notice, ha, gumagawa ho tayo ng mga customized replies. So, ang gagawin ho natin ngayon, i-analyze natin. Isa rin ho kasi akong vlogger. bilyon-bilyon ba kinikita mo? Eh, kung bilyon-bilyon ng... Oh, sorry ha, yung aking... nakikinig ako ng music. Kung bilyon-bilyon, di matutuwa ako dahil papatayo ako ng isang eskwelahan na ang tinuturo ay tungkol sa taxation. Ha? Wala naman ho kasing teacher na nag-expertise sa taxation. Puro expertise sa math, English, expertise sa araling panglipunan. Ayan ang mga expertise. Nag-PhD pa. Sana ang mga tao sa Pilipinas mag-PhD sa law. Kasi ang Article 3 ng ating civil code, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ididiscuss ko ho yan sa inyo at iisa-isahin ko effects and application ng batas. So para hindi ho kayo malilito, katulad nito, unregistered! O di rehistro mo para hindi ka makulong. Pera lang naman yung hinahabol sa'yo ng BIR. So magkano yon, sir? O di magparehistro ka. Magkano ba? 20,000. Yung pinakamalaking penalty, lalo na. O di magbayad ka na 60,000. Bilyon-bilyon naman yung kinikita mo eh, di ba? So ganun lang po yon. So ngayon dito, meron hong presumption na mali ito sa left ho tayo. Meron hong presumption na hindi daw nagbayad ng buwis. Okay. At ang sabi, bilyon-bilyon. Okay. Yung mga ganung presumption is disputable. O gagamit kaya ng rule 131 ng ating rules of court, yung rules on evidence. Pag sinabihan ka, lalo na galing sa news. sa Great Britain, mukhang hindi na sila great. Nag-aaway-away na sila ron. Baka magkaroon ng civil war. Maganda pa naman magpunta sa Great Britain. Hindi pa ako nakakapunta ron. So ngayon, yung presumption under our rules of court, rule 131, is disputable presumption. Pag sinabi sa news, bilyon-bilyon ang kinikita mo. Eh, kailangan patunayan yan. Bilyon-bilyon. Pero kung talagang bilyon-bilyon at hindi mo naman ito in-report, yan suggestion ko sa'yo, i-report mo. Eh, sir, nagastos ko na yung bilyon-bilyon. O yan. O kaninong binigay? Tulungan mo yung BIR, habulin, di ba? Pero ibig sabihin, kailangan mo pa rin magbayad. Diba? Yun yung mangyayari dyan. So, anong gagawin natin? Kasama ako.
Kasama ako sa mga vloggers. Ano gagawin natin? I-report po ninyo. Alam niyo ba, kinikita ko rito is nagsimula ako 1,000 pesos. Ngayon tumaas na. Kumikita na ho ako sa pagbablog ng 5,000 a month. Nire-resibuhan ko yan, subject sa BAT, subject sa income tax. Eh sir, bakit ganun? Subject sa BAT. Eh ang nagbabayad sa'yo, YouTube. O, sa akin, YouTube nagbabayad sa akin, dollar. Kasi, i-apply mo dyan yung cross-border doctrine. Yung bang ginawa mong video ay mga foreigners, taga-ibang bansa. Makikita mo naman yan sa analytics na ginagamit ng BIR sa run after ghost receipts. Yan yung nagtanong eh. Sir, run after ghost receipts yan eh. Oo, tama. Nakasulat naman eh. Ghost receipts eh. Ang binili ko, sales invoice. Sales invoice ang binili. Hindi ako kasama dyan, sir. Ang galing. Ang galing mag-isip nun. So ngayon, i-declare nyo po. Pag meron ho kayong kita sa YouTube tsaka Facebook, itong Facebook, kukunti na nga ng aking followers, eh, hinahack pa yung Facebook. Sino ba yung JBE.com? Yun yung nag-ahack ng Facebook ko hanggang ngayon. Eh. So, natutuwa lang ako. Masaya lang po tayo. Huwag kayong magagalit. So, mga vloggers na katulad ko, eh, lalo na nasa skincare kayo, binabantayan po kayo. At ang susunod ho, balita ho natin na babantayan yung mga nagtitinda ho, nagtitimpla ng may mga asukal. O sugary drinks ang tawag ho nila. Subject yan sa excise tax. So marami hong nakakalusot sa ganyan at tinitingnan na ho ng BIR paano kayo hindi makakalusot. Yun ang kabaliktaran niya. So sa mga gusto hong magkaroon ng hanap buhay sa saan tayo magkakaroon ng hanap buhay sa turuan ko ho kayo, maglalabas ho ako ng mga video at magkakaroon ho tayo ng face to face tungkol ho dito. Ayaw ho nitong gumana ng ayan. Oh. Ayan na. Kung ano-ano na lumabas dito sa aking ginagawa. So magkakaroon ho tayo ng mentorship program para ho sa mga gustong maging bookkeeper. Hindi lang basta bookkeeper, kundi tax bookkeeper ho kayo. At papaliwanag ko ho sa inyo na importante ang accounting rules and regulations. Sabi ho ng BIR, pwede ho ninyong ma-impluensyahan ang mga revenue officers kung meron ho kayong sariling accounting rules and regulation. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, mga vloggers kong minamahal, okay? Magsimula na ho kayong mag-comply. Tandaan ho nito, ituturo ko to. Ituturo ko sa inyo para hindi kayo magkaroon ng problem. Okay. 3 R's. First R, yan. Register. Hinuhuli yung mga hindi nagre-register. Ang tawag sa kanila, illegal business. So pag hindi ka nag-register sa BIR, unlawful daw. Kaya ang tawag sa'yo, illegal business. Yung second R, yan. Is record. Ayan. Kailangan nyo ng bookkeeper dyan, tsaka accountant. Nire-require kayong mag-record kasi protection nyo yung pagre-record. Tawag ho dyan is interpretation ng inyong documentation. Very important. And number 3 po, yung R is report. Ayan. Ire-report nyo ho yung nirecord nyo. Yun lang naman ho ang kailangan. So, number 1, register. Number 2, pakita ko na, record. And number 3, report. So, sa mga bookkeeper ho na gusto hong tumaas ang kita nila, ma-increase ang visibility nila, let us join together, i-transfer ko sa inyo yung technology ko sa tax bookkeeping. Kasi wala naman hong nagpapahuling SEC. Lalo na ang SEC ngayon, tinanggalan na ho ng power. Kasi sabi ho ng Supreme Court, bakit ka nagre-register at nag-supervise, nagmo-monitor at nagpe-penalize ng mga accountant CPAs? Eh, hindi ka naman professional regulatory board of accountancy. So, after 10 years, nanalo ho yung magagiting na 1A accountant party list. Sila lang ho yung organisasyon na lumalaban para ho sa interest at karapatan ng mga CPAs. Yung iba hong organisasyon, saling pusa lang ho yun. So with that, mga taxpayer kong mahal, peace,
and happiness. Lagi kong panalangin ho yan para sa inyo at sa bayang ng mga Pilipino. See you later.